Good day mga ka-wounds. Welcome back to my channel. Ngayon po ang gagawin natin, o gagawin ko, ay magre-review po ako ng isang pelikula. Pero disclaimer po, ano, hindi po ako movie critic. Ito ay opinion at pananaw lamang ng isang katulad ko na nanonood ng isang pelikulang Pilipino. Narinig niyo po, tama po ang dinig niyo. Tagalog po itong i-review ko. Siguro, naantig ako sa storya at sa husay ng mga gumanap sa pelikulang ito. Okay, so bago tayo magtuloy-tuloy sa pagre-review na ito, babatiin po muna natin ang mga loyal subscribers po. Si Ms. Vivian Kualing Afable ng May Kawayan, Bulacan at ang buong United Senior Citizen Golden Heart Group Incorporated. At ang kanilang chairman na si Mr. Eddie De Leon. Si Earl ng Washington DC, USA, si Eugene ng Owas, Albay, Erwin ng Marikina, Johnny Bakay ng California, Alma Boyted ng London, UK, at si Gigi De Vera ng California din. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Ang pelikulang sinasabi ko po sa inyo ay pinamagat ng Through Night and Day, produced by Viva Films and directed by Veronica Velasco. At pinangungunahan po ito ni Alessandra De Rossi at Paolo Contis, with a supporting role of Joey Marquez at ni Cheska Inigo at yung isang hindi ko po kilala, pasensya na po, yung gumanap na kasintahan ni Paolo Contis nung medyo patapos na po ang istorya. Umikot po ito, mga ka-wounds, sa istorya na magkasintahan na si Jen Alessandra De Rossi at ni Paolo na si Ben. Okay? So, pareho po silang taga Baguio. Natuklasan lang nila ang isa't isa nang magpunta sila sa isang bansa sa Europe. Babagitin ko po mamaya kung anong bansa yon. Mapunta po tayo sa mga artistang ito. Si Alessandra De Rossi, given na yan kung gaano kagaling tong artistang to. Masasabi ko na lagpasan niya yung performance niya dun sa Kita Tayo, Kita Kita ni Empoy. At yung isang hindi rin makakalimutang performance niya sa isang episode ng MMK. Ang galing niya dun talaga. Masasabi nga daw na underrated tong si Alessandra compared, kinukumpara din kay Jacqueline Jose. Si Jacqueline Jose kasi ho. Iba yung atake sa pag-arte kung ikukumpara sa mga veteranang katulad nila Vilma, Lorna at ni Nora Honor. Lagi nga itong ginagaya ni Ate Gay sa mga videos niya. Nakakatawa yung impersonation niya kay Jacqueline Nocena. Katulad nito yung isang eksena sa Mula sa Puso. Nasaan si Via? Hinahanap siya ni Celine. Papatayin siya ni Celine. Tapos meron pa isang pelikula doon na Eplor ng Deplasyon. Nasabi doon ni Nora, galit na galit si Nora. Galit ka lang na asawa ko. Kung nakangati ka, kamutin mo. Nagkamot ka. Sarili mo. Tapos sabi doon ni Jacqueline, oo, alam ko. Sasampalin kita. Wag. Masakit. Same with Alessandra. Iba yung atake niya sa pag-arte. Katulad nga dito sa Through Night and Day na ito. Kung tutusin, napakasimple ng storya. Typical na mapapanood natin sa mga soap opera. May sakit yung partner, namatay, natuklasan ng isa, huli na ang lahat. Okay? Pero dito, yung acting ni Alessandra, masasabi natin parang hindi siya maarte. Okay? Pero pagdating naman dito sa leading man niya, na si Paolo Contis, it's a big revelation. Kasi nakita natin itong lumaki sa ang TV Kids, and then napanood din natin siya sa isang sitcom with Aga Mulak, yung Okie Dokie Doc, hanggang sa lumipat na to sa Channel 7 sa Bubble Gang, at doon na nahasa yung comedy skills niya with Michael V. Pero dito, wow, boom, nasabayan niya ang isang Alessandra De Rossi. Bawa ko dito kay Paolo Contis.
Seryosong seryoso siya talaga dito. At alam niyo yung isang eksena ng hindi ko makakalimutan dito, yung sa bar na kumakanta silang dalawa. Na talagang bato. Kahit si Senator Bato de la Rosa, tatablan kahit sinong gaano katigas dito, tatablan sa eksenang yun. Parang hindi sila umaarte. Terrible yung dalawang yun sa eksena na yun. Yung pinakagusto ko sa lahat ng part ng pelikula. Abangan niya yung sina yun. Meron pang isang eksena, yung nalaman na ni Paolo kung anong nangyari kay Alessandra. Nasa Pilipinas na sila nito. Kumatok si Joey Marquez sa kwarto niya, sabi ni Alessandra. Bakit po? Nandiyan si Ben. Ayoko siyang kausapin. Sabihin niyo wala ako. Sinara yung pinto. Kumatok ulit. Di ba sabi ko? Ando na pala si Paolo. May konting katahimikan. Tapos niyaya ni Alessandra, mag-usap sila dun sa balkonahe. Ang galing ng batuhan nila dun. Napakagaling. Meron pa rin yung eksena na lumabas sila. Yung mga dialogue sila at hugot nila. Ang galing. Ang galing talaga. Mapapabilib. Ako ho, nanunood ako ng mga pelikulang Pilipino. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ulit-ulitin ko, disclaimer ho, ako hindi isang kritiko. Pero marunong kahit ako paano tumingin na ito isang quality film. Masasabi ko rin, hindi ako na-impress. Hindi ko nagustuhan. Parang nasayang lang yung perang binayad ko. Ganun. Kasi ano yan eh, pag nagustuhan mo isang pelikula, kahit hindi pelikula, isang bagay, ikikwento mo eh. Ito kasi pinalabas na sa mga sinehan, pero parang hindi nag-ingay. Ngayon siya nag-iingay sa social media at huwag kayong pahuhuli. Panoorin nyo after this vlog ang Through Night and Day. And for sure, uulit-ulitin niya yan. Okay? Sa istorya, sa mga artista, sa location, Iceland is napakagandang bansa. Part siya ng Scandinavian pala. Kapitbahay ng Denmark, Finland, Norway, Sweden. Ang ganda ng Iceland. At again, uulit-ulitin ko sa inyo, hindi masasayang ang oras nyo. Mai-inlove kayo. Iiyak kayo. Tatawa kayo. Everything, I'm telling you. This is the first time po ako nag-review ng isang pelikula. Masusundan ito. At aabangan nyo for sure itong segment kong ito sa vlog na ito. Dahil hindi ako tingin nyo nagsayang ng oras para sa inyo para ikwento kung gaano kaganda ang pelikula na ito from Viva Films. Okay? Again, on my next vlog, abangan nyo uli ako. At kung bago po kayo sa channel kong ito, don't forget to subscribe and click the bell notifications para ma-update po kayo sa mga susunod natin mga videos. Again, sa susunod po, Angelo Wounds, at your service. See you on my next vlog. Bye!